Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, at Doris Bigonia. Gising na. Bangon na. Gising, Pilipinas. Ngayon po ay Webes, August 8, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Wala kang mic. Maganda sana yun. Yan. Magandang umaga, mga kaservisyo. Anyari sa'yo? Doris, I am sick. Sik-sik ka dyan. Katayo nga yung buhok mo. Teacher, can I go home now? Narito na po unang bugso ng ating mga panggising na balita. Ibinunyag ni Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. na ginagamit ang pera mula sa Pogo bilang pabuya sa mga pulis na sangkot sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ah, ganun pala yun. Yung pera pala dun, partner. Kaya pala... Ulit, paano? Yung ginagamit daw yung Pogo... Pogo para money. Para makakuha ng pabuya. Bakit? Para sa mga pulis. Nasangkot sa war on drugs. Pero teka lang, di ba trabaho nila yon? Bakit may pabuya? Eh siyempre nga, pakitang gilas ganun nakaraang administrasyon nga. Sinabi ni Congressman Abante na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa hindi pinangalanang aktibong police station commander na 20,000 piso hanggang 60,000 piso ang pabuya sa mga pulis para sa bawat mapapatay na drug suspect. Sinasabing ginagamit din ang pera ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa reward system ng mga pulis sa war on drugs. Kaya ganado po sila noong mga panahong iyon eh. Kasi may additional pala. Kaya apparently. Pala, kahit anong mangyari, kailangan silang makakuha or hindi naman makapatay. Anong sasabihin kong partner? Makapatay? Makahuli at makapatay. Kasi nga daw sabi nila, nanlaban. Yung pala ang nanlalaban, yung laki ng reward money nila. Yung pala, may sa dulo pala, may reward. Kaya hindi, sabihin mo na yan, pre, sabihin mo nanlaban. Para may for the boys ka dito. Parang ganon. Hati-hati sila eh. Noon na pong pinagtibay ng kamera ang resolusyon na layong pagsamahin ang investigasyon sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo, illegal na droga at sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs. Iimbitahan sa pagdinig ng tinatawag na Quad Committee ang police station commander na nagbunyag na sinasabing reward system, gayon din ang mga dating opisyal ng PCSO. Iimbitahan din sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating presidential spokesperson Harry Roque, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating chief implementer ng War on Drugs. Iginit ni Antipolo Congressman Romeo Acop na hindi personal na pag-atake sa pamilya Duterte ang investigasyon. Nakatakdang simula ng Quad Committee sa ang pagdinig sa August 15. O next week na pala next yun week na. Alam mo, partner, ganyan talaga eh. Kung ano man ang ginawa mo, babalik din sa'yo. Parang basura lang yan. Patong-patong. Kailan mo, patong-patong na kaso. Tsaka yung buhay, parang weather-weather din talaga. Weather-weather lang talaga. Pero, hindi mo talaga masasabi na exactly. All the time nandiyan ka sa taas. Pero always, depende sa'yo yan. Kung anong ginawa mo sa buhay mo at sa kapwa mo. Ngayon, ayan o. Patong-patong. Ibig sabihin, partner, huwag kang gumawa ng pang-aapi sa kapwa mo dahil darating ang panahon na siya naman ang aapi sa'yo. Exactly. Kaya dapat talagang do mabait ka. Do unto others. Para kahit bumaliktad man yung mundo, yung kabaitan mong yun, babalik din sa'yo. Exactly. No? Yan na nga ano pala yun? Yan yung law of karma. Ano yung... what you reap, ano nga? What ano you sow is what you reap. Ganun yun, di ba? Pambihira talaga, Pero nabadat talaga ako sa kwelyo mo. Ba't ang laki ng kwelyo mo, partner? Ano ganyan meron? Talaga. Ha? Sabi ng Shane, ganyan to. Shane pala yan. Alaga ko nandiyan nag-order dun. Kasi may balita, partner, na yung mga binibenta nila, mga toxic.
Masama daw sa kalikasan. O di gusto niyo, maghubad na ako ngayon. Kung toxic pala ito. Ang ganda ng kulay, ano? Oo nga, talagang tinga, sabi ni Robert Mano. Sana tayo? Ngayon, sinasabi ko yung mga patong-patong nakakaharapin yung kaso kapag kayo ay gumawa ng masama or mali doon sa inyo, kayo nung habang kayo ay nasa poder. Eto na, oh. Sinampahan ng panibagong reklamong plunder sa Department of Justice sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kaugnay ito ng sinasabing anomalya sa halos 16 na bilyong pisong frigate acquisition project ng Philippine Navy. Sa reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes IV, may nanalo ng contractor sa bibilhing barkong pandigma sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Ay, sorry pala, ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero binago ang terms of reference ng maupo si dating Pangulong Duterte. Dawit din sa reklamo si na dating Defense Undersecretary Raymundo Elefante, dating Budget Undersecretary Lloyd Lau at retired Navy Admiral Robert M. Pedrad. Nauna nang sinampahan ni Trillanes ng reklamong plunder at graft sina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo kaugnay ng sinasabing anomalya sa 6.6 billion pesos. Ang laki na infrastructure project sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ibinase ang reklamo sa record ng Commission on Audit kung saan na-award ang mga kontrata sa CLTG Builders at Alfredo Builders ang supply na pag-aari ng ama at half-brother ni Senador Bongo. Patay tayo dyan. Kaya nga. Patay tayo dyan. We are family. Yun may problema yun. Tayo dyan. Kasi hindi ba man nakalagay na, sabi mo na walang batas, yung delikadesa. Delikadesa. Huwag naman ikaw, presidential, ano ba siya dati noon bago siya naging senador? Presidential. Assistant. Special assistant to the president na nuknukan ng dikit. Oo. Tapos yung mananalo pala ay yung kumpanya ng pamilya mo. At ang pinakamasaklap doon, partner, may nanalo na sa bidding. Na i-award na. At sinupi. Sinupi. Oo, parang pinalitan ang terms of reference. Oo. So yung isa, nag-ngoy-ngoy na yung natalo. Hindi siya natalo. Panalo siya na i-award na itsapwera. Sabi ni Trillanes. Sabi niya yan. Umano, itinanggi na ni Senador Bongo ang reklamo at iginiit na recycled lang ang mga bintang ni Trillanes. 6:08, gising na gising na si Grace San Mateo. Grace, good morning sa iyo. Grace, ikaw yung unang-una na naman sa pilas always. Good morning. Ibinasura po ni Pangulong Marcos ang panawagang suspindihin ang PUV Modernization Program. Kasunod ito ng resolusyong pirmado ng 22 senador na nananawagang suspindihin ang programa hanggat hindi nareresolba ang hinain ng maapektadong sektor. Iginiit ni Pangulong Marcos na hindi minadali ang programa at 80% na ng mga chopper at operator ang nakapag-consolidate. Nirerespeto ni Senate President Francis Escudero ang desisyon ni Pangulong Marcos pero iginiit na dapat magpaliwanag ang Department of Transportation sa 7 beses na pagkaantala ng programa. Actually, yun nga yung tanong, Mr. President. Sabi mo, nakailang, ano daw, hindi minadali dahil, pitong ano beses daw, na raw. Ilang beses na na-postpone. Yes. Hindi po ba kayo magtatanong, Mr. President, kung 7 beses na na-postpone, bakit may mahigit 20% pa rin na hindi sumasali. Oo. Kasi kung talagang nuknukan po ng ganda ng programa, napakaganda po yan. 99.99% exactly. Dapat kasali dyan. Hindi po ba kayo magtataka? Bakit itong 20% ayaw sumali? Kaya lang, ang sinasabi, the other hand, ang sinasabi naman ng Pangulo, paano tayo magdidesisyon na base lang sa anong tawag? Minority. Oo, yun ang... Sinasabi niya majority. Majority hindi, dapat. Ako. Pero hindi po ba kayo magtataka anong ginagawa ng DOTR? Bakit hindi nila mapa-oo? May DOTR ba? Plus 20%. Sumasalita na lang muna ko sa inyo kasi parang walang DOTR. Bakit meron ganun? Partner. Meron, okay. Nagbanta naman ang grupong Manibela na malawakan tigil pasada dahil sa pagbasura ni Pangulong Marcos sa panawagang suspindihin ang PUV Modernization Program. Mamaya po kakausapin natin yung isang senador kaugnay sa isyong yan. 6 yung guest namin. 6! Partner, aratsyada tayo. Saan ka pa, di ba? Apat ba? O, apat na lang daw. Ha? Apat na lang? Ah, okay. Hindi mo lang. Okay, okay. Sorry naman. Mag-aano daw, mag-aalusal yung dalawa. Okay. Apat na lang. Apat very na good. Lang.
Apat pa rin, sus Ginoo. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong palawigin ang termino ng mga kongresista. Ayan na naman kayo eh. Sa ilalim ng Resolution of Both Houses No. 8, gagawing 5 taon ang termino ng bawat kongresista at mapayagan ang isang re-election. Sa ngayon, 3 taon ang termino ng mga kongresista at maaaring magsilbi ng 3 magkakasunod na termino. Naniniwala ang may akda ng panukala na si Ilocos Norte Congressman Angelo Barba na makikinabang ang publiko sa pagpapalawig sa termino ng mga kongresista. Pero para kay House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, hindi praktikal ang panukalang term extension sa mga kongresista at taliwas ito sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Tama, tama. Ang nagpanukala niyan pa yun, pinsan ng presidente. Pinsan din, Barba. So sa father side pa rin niya. Kasi kapatid ni Pangulong Senior, Marcos Senior, yung nanay niya na si Fortunata. Na naging Barba na dahil babae, siyempre nakapangasawa. Yung apelido nun lalaki, ano? Favorite niya yun. Parang nalamya na yung ano, di ba? Tumamlay na yung ano. Pero ayan lang naman nga, parang merong bagong ano naman, parang anong taktika. Tigil kayo, ha? Pinag-aaralan na ng PhilHealth na ibaba ang kontribusyon dahil sa sobra-sobrang pondo ng ahensya. Yehey! Naku, pag nakita po ninyo yung payslip ninyo, may silipin mo yung payslip mo, parang maiiyak eh, ano? Bakit? Kasi 5% na partner eh. Yung 5%, na, hindi kasi tayo pare-pareho. Oo nga. Parang 5% ng sweldo mo ang kontribusyon mo sa PhilHealth. Okay. So, ibig sabihin, kung halimbawa lang 10,000 ang kinikita mo times 0.05. Oh, magkano yun? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Mathematics, hindi ako marunong sa ganyan. Pero, hindi marunong sa math. Hindi talaga. Nangumpia lang ako, kaya ako pumasa. Ano ba? Sinabi ni PhilHealth spokesperson Dr. Ish Israel Ish Pargas na posibleng ipatupad ang bawas kontribusyon sa huling quarter ng taon o unang quarter ng 2025 kung sakaling maaprubahan na ito ng Malacañang. Posibleng ilabas ngayong buwan ang mga nakalinyang dagdag benepisyo para sa mga miyembro. Hindi posible talagang ilalabas. Dapat. Oo, ilalabas. Oo. At saka naka-line up na yan hanggang 2025. Yan. Pabor si Finance Secretary Ralph Recto sa dagdag na benepisyo sa PhilHealth sa halip na bawasan ang kontribusyon. Nauna nang iniutos ng Department of Finance na ilipat ang halos 10 bilyong pisong pondo na hindi nagagamit ng PhilHealth sa National Treasury para pundohan ang mga ibang proyekto ng pamahalaan. Ayun na nga po yung issue, di ba kini-question ni na ano, ni na Cielo? Oo. Ni na former USEC. Former USEC Cielo. Magno. Ha? Magno. Kasi ang kanilang argumento, ang pera ng PhilHealth, ang excess funds ng PhilHealth, dalawang bagay lang. Okay. Either gagamitin mo para mapababa ang kontribusyon, kasi kung sobra-sobra, what is the point of increasing the contribution? Oo. Kung hindi mo nga nagagamit yung excess na purong pondo mo, or palawakin at palakihin. Ang benepisyo ng mga miyembro. Ako doon ako sa benepisyo. Ako, but why not both? Sabi pwede, ni Dr. Ish pwede Pargas, raw. Pwede daw. Oh, mamaya kakausapin natin si Dr. Ish. Dr. Ish, standby lang po ha. Easy yung hindi po. Ko kasi mag-gets, bakit sobra-sobra yung pondo and yet may mga sakit na hindi pasok sa beneficyo ng PhilHealth? Kasi hindi umuusad ang mga batas nila. Kagaya hindi batas yun, diba? Sasabihin niya, ilalagay niya lang. Mandated yung tuwing kailan ang increase ng premium. Oh. Meron, di ba? Nakalagay yun sa batas na every 3 years, every 5 years, every year ata, meron ganyan. No? Pero, yun naman itong mga kailangan, mga included doon sa mga pwede mong ipagawa at pwedeng sagutin ng PhilHealth, hindi siya umaandar. Oh. Walang gustong makialam sa ganyan. Ulit ko ano sabi mo. Sorry, merong batas. Pa ako eh. Oo nga. So, merong batas. Mag-increase tayo every year. Ganyan-ganyan. Ang inyong premium, ang inyong contribution. Pero yung mga tatamad-tamad na mga opisyal, hindi nila ipinapausad naman yung batas tungkol sa kung ano ang included ng mga sakit na pwedeng sagutin ng PhilHealth. So, kaya, hindi na nga kailangan ng batas yun. Siya na lang magdikta. Magsabihin niya dyan, idagdag ang ganitong sakit. Pwede na yan. Eh, kaso mo nga, wala nga tatamad-tamad nga. Ah, hindi naman siguro. Hindi na. Alam mo, may mga sakit pa na may isang kasakit. Kinuwento ko na sa'yo dati ito eh. May isang kasamahan tayo. Pagka malas-malas, ang sakit ng anak niya, rare, hindi talaga kasaya. Oh kaya wala. God. Ang ina
inaasahan niya na kahit sige, pakonsuelo na lang, bawasan basta mo kahit, merong kahati, o kahit 10,000 na lang, o bawas na lang, o kahit 5,000 na lang. Walang bawas. Sa lahat gumastos. Dahil sa pagkamalas-malas, yung sakit, hindi kasali sa listahan ng may benepisyo. Mr. Joseph, samantalang, so, pa lang ganun. Samantalang buong buhay mo, matik na tinatanggal ang kanong PhilHealth mo. Yes. So hindi mo nagamit yung, hindi niya nagamit yung hindi niya benepisyo. Nagamit yung HMO niya, na meron din tayo, oo, private yun, di ba? Oo. Hindi rin nagamit yung PhilHealth niya. Pambira. Oh, so dalawa ngayon, siya ang gumastos sa anak niya. Although syempre anak niya yun, gagastos niya, anak niya yun, oo, eh. Oo naman, oo. Kaya lang, yung sinasabi niya la, anak ng... Bakit? Oh, oh. Ano nga sabi mo? Tuloy mo na nga yan. Iinit na naman yung ulo ko. Pero go. Sana ba tayo? Hindi ko na alam. Ewan ko sa'yo. Nasa script. Wala sa'yo. Basta yung PhilHealth, mamaya makinig po kayo, guest namin si Ish Pargas ng PhilHealth. Malaman natin kung ano talaga. Si Dr. Ish, siya kapag transplant partner. Ng kidney. Really? Yes. Na kidney transplant siya. Oh, mamaya God. Ako sabi mo, ano na, bumabalik na yung glow sa mukha niya. Kasi for ang a time, dog. Nagpahinga si Dr. Ish. Oo, may problema ka sa kidney. Ngayon, nag-transplant na siya. Okay na si Dr. Ish. Yay! Mamaya, yay! Dr. Ish, ha? Salamat naman sa Diyos. Namataan ang malawakang molasses pill sa karagatang sakop ng Sagay City sa Negros Occidental. Sagay. Sagay. Sa amin yan, partner, Sagay. Maganda Sagay. Yung beach dyan. Oh. Wow. Mm. Nagkaroon ng molasses. Oh my goodness. Nagkaroon ng pagtagas habang nagdidiskarga ang MT Mary Queen of Charity na may kargang 300 metriko tonelada ng molasses syrup na ginagamit bilang sweetener. Sinasabing hindi maituturing na pollutant ang molasses pero posibleng mapanganib pa rin para sa marine life. Sinimulan na ang recovery operation sa tumagas na molasses habang kumuha na rin ng sample ng tubig para sa isailalim sa pagsusuri. Patay ngayon, tayo dyan. Yung mga, yan pala yung sweetener, di ba? Yung molasses, pa na yun yung ano raw yun? Form ng asukal, di ba? Sugar, oo. O di yung mga mahilig magkape dyan. Yung SB. Okay. Uh-oh. Imbis na kumusta kayo ng matindi, uh-oh, punta kayo doon sa Sagay. Uh-oh. Lagay nyo yung tasa nyo. Ay, hindi. Nandun na sa dagat eh. Maalat na yun. Natalo ng alat yun. Doon na kayo magkape-kape. Masarap kaya yung kape na mayroong... Muscovado. Hindi, yung merong asin, nilalagyan ng asin. Yung asin, ano ka ba naman? Kaping may asin. Anong tawag doon? Nakalimutan ko. Merong ganun na parang... Salted coffee. Parang ganyan. Ayoko. Alam mo yung piyaya? Piyaya, oo. Nakapunta ka na sa amin, nakakain ka na ng piyaya. Correct, sarap. Hindi ako sure, parang nilalagay doon molasses, yung sa gitna yung matamis. Parang kulay brown-brown na ganyan. Sarap yun. Molasses nga. Ayun sa mga kababayan ko, pakisagot nyo nga ako kung molasses yung nakalagay doon. Kausapin mo ng Muscovado. Ilonggo. Ha? Gusto ko marinig ng Ilonggo. Ano nang ginabutangda sa may piyaya? Mm. Ha, kung kabalo ka mo, i-message nyo nga ako. Ano bang ginabutangda nga daw, tamis? Oh. Mm. Kainis ka naman. Ano nilalagay doon ng matamis? Yun lang pala yun. Ang ganda pakinggan. Umaga, Ma'am Ana Clauren Horda ang aring pag-asa weather forecaster na bawasan na yung mga ali-aligid na LPA. Isa lang ata yung napormang bagyo, no? Uy, bakit kanina yung lakas-lakas ng ulan sa south? That is a thunderstorm. Oh, okay. Ma'am Ana, good morning! Good morning, yes, ma'am! Yes po, maganda umaga, Sir Alvin at tama ba yung mga pinagsasagot ko kay Bigornia? Yes, ma'am! Ayun, no? Tamo, natuto na ako, di ba? So, na isang bagyo na lang meron tayo. Opo, meron po tayong binabantayan bagyo pero nasa labas naman po ito nating area of responsibility at ngayon hindi rin naman po natin inaasahan na papasok ng PAR tsaka wala rin po itong direkta epekto po sa anumang bahagi po nating bansa. At yung habagat ngayon po Sir Alvin, Ma'am Doris, yun po yung prevailing na weather system natin kaya maulan na panahon pa rin po inaasahan natin sa may Ilocos Region, Zambales at sa may Bataan. Pero dito nga sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng ating bansa, mananatili pong ganito po yung ating sitwasyon ng panahon na kung saan sa madaling araw o hanggang umaga may mga chance po tayo ng pag-ulan, mga panandali ang buhos ng pag-ulan. Then habang papatanghali po ay improving weather condition or mas maaliwalas na panahon na po yung ating naasahan. Mainit pa rin po sa tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, posible ulit tayo makaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, dala po ng mga localized thunderstorm. At katulad nga rin ho kanina umaga, so meron ho tayo nilalabas ng mga thunderstorm advisory. So pwede po natin itong i-monitor kung sakaling lalabas po tayo or pauwi tayo ng tahanan para alam po natin kung meron po tayo inaasahan ng mga pag-ulan
dun po sa area na ating uwian or sa area na pupuntahan po natin after work or pagkatapos po sa eskwela. So, yun po yung update natin, Sir Alvin at Ma'am Doris. Oo. Ana, yan ba yung kulay pula sa yan sa pinalalabas natin ngayon sa mga nakanunod po sa amin sa teleradyo? Parang mataas yung pwesto niya, no? So, ibig sabihin, hindi na yan, malamang hindi na yan tatama sa Luzon, yes, Ana. Yes, opo. Tama po, Sir Alvin. So, nasa mataas na po ito at malayo po sa ating Philippine landmass. So, hindi po natin nasa napapasok ng park. Pero sabi mo, hindi siya nakakapasok sa Philippine Area of Responsibility, yes, di ba? Pero pag tiningnan mo, parang pasok siya dun sa kulay pula na sa line. Parang pasok siya sa line. Hindi po, Sir Alvin. Pero nandun po tayo sa information, kaya nagbibigay po tayo ng information or dun sa ng impormasyon tungkol po dito sa minomonitor po natin na bagyo. So, hindi po siya pasok ng ating PAR, pero pasok po siya dun sa ating Tropical Cyclone Information Domain. Ah, okay. So, ano itong kulay pula na yan? Yung parang pula na line na yan. Hindi pa yan yung Philippine Area of Responsibility. Sorry po. Medyo wala lang po akong monitoring. Ako lang ba nakakakita na parang nakikita may pula? Ako, may pula, diba? Kaya pasok siya eh. Parang pumasok, ma'am, yung kalahati niya. Na-empol siya eh. Pasok yung kalahati. Opo, sa atin pong pagtaya, hindi po siya nasa... Yung new centro po, Ma'am Sir Alvin, Ma'am Doris, ay wala po sa ating landmass or wala po sa ating PAR. Pero kung makikita po natin, ito po ay nandun sa mas... nandun po siya sa may northeastern ng PAR. Pero medyo malayo-layo. Po siya nasa... Baka naman mali kami, Ana. Baka ang pinag-usapan natin na PAR, hindi yung pula. Kung hindi yung parang maliit pang green. May isa pang green na line. Yes, po, tatlo po kasi domain po natin. Yung red po, yung sa monitoring po namin. No? So, pasensya na po, di ko lang po nakikita yung nasa show po natin ngayon. Pero yun nga po, yung PAR line po natin is color red. Yan po yung kasama po yung sa may China area. So, or Taiwan area. Yan po yung boundary po natin. And then may susunod nga po na line, yes, yellow, tsaka yung green po natin. So nagbibigay din po tayo ng information kapag nandun po siya sa mga domain po na yun. So ano po ang ating advisory sa mga maglalayag? Meron po ba? Yes po, wala naman po tayo ngayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin po nating karagatan. Ganyan, magiging banayad hanggang sa katamtaman lamang po yung mga pag-alon. Okay, sige lang. At least napaliwanag, ma'am, kasi pag may nanonood po sa atin na bata, limbawa, baka kaalala niya yung red, yung PAR. Sabi niya, why did she say that? Pasok na sa loob sa line. Hindi po yan yung red. Baka ibang line pa ang ibig sabihin na pasok sa Philippine Area of Responsibility, ma'am, no? O kailangan siguro pabuo. Hindi lang kalahati, dapat buo, ma'am. Ganun ba yun? Yung sentro po niya, yun po yung dapat pong nasa... yung gitna po, yun po yung dapat na nasa PAR line. Yun po yung dapat nakikita o namomonitor po natin. Sige. Di ba, hayaan mo na. Thank you. Maraming thank you, salamat, ma'am. Ma'am Ana, ha? Thank you po. Salamat po. Magdamaga. Thank you. Si Ma'am Ana Clauren Horda. Siyempre, hindi naman po tayo, weather report. Nagpapanggap lang kami na, nagbibida-bida lang po ipal-ipalan. Meteorologist, oo. Hindi naman kami si, anong pangalan ng meteorologist? Ariel. Ureta. Aray ko. Partner, tama ka nga na tuloy na uncomfortable na rin ako sa akin lapel. Para ako si Master Hans. Maganda umaga sa iyo, paring Mon Samson. Naman din ang bulletin. Pa-shoutout daw sila ni RJ Pacheco, naka-monitor habang nagkakape. Alam mo na, ha? Ayun, molasses po, sabi ni Dr. Angelo Librojo. Hindi kasi ang nag-spill dun sa sagay sa amin sa Negros, molasses daw. Sayang naman, dapat nilagay yun sa piyaya. Piyaya. Kaya ako gusto ko pa naman sa piyaya yung makapal yung molasses. Masarap. Ang tamis talaga. Pero hindi naman siya kasing tamis, partner, ng refined sugar. Parang may ibang character siya. Masarap na siya yung partner sa kape. Pwede ba siyang isaw-saw sa tinapay? Matutunaw. Pero alam mo, masarap yung kainin, mainit. Kasi ang nakakarating dito sa atin sa Metro Manila, malamig na, di ba? Oo. Pa sa amin, meron kaming kapitbahay na nagluluto niyan. Oo. Mainit-init. Mas masarap, partner. Wow. Pwede bang i-microwave? Still stir, siguro. Kasi sa amin talagang gusto ko, nilagay ko pa sa ref. Wow, masarap talaga din siyang malamig. Masarap siyang mainit, masarap siyang malamig. Sino ba kaya ang makakapagbigay sa akin ng ganyan? Alam na this! Alam na. Sino ba nangunguna na magbabalita at magseservisyo? Natural, si Marlene Padiernos. Marlene!
araw na. Marlene, from the top, Marlene, hindi ka napindot ng kaaga ng maema ng ano ng maaga. Go. Ulit. Okay. Sa loob nga ng dalawang araw na implementasyon ng search warrant sa Burgos Extension, Barangay Suklayin, Baler, Aurora, papalo sa 26.6 million pesos na alaga ng mga illegal na LPG equipment ang nasamsam ng mga tauhan ng PNP-CIDG. Bahagi ito ng programang Oplan Ligas ng naturang unit ng kapulisan na layuning labanan ang mga hindi otorisadong LPG refilling stations, dealers at distributions. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Leo Francisco, hindi naabutan ng mga operatiba ang may-ari ng Aurora Gas Corporation na umunay sangkot sa hindi otorisadong refilling at distribution ng LPG products, pero walang individual na pawa mga empleyado nito ang arestado. Nakuha mula sa mga ito, iba't ibang kagamitan tulad ng LPG cylinders, electric motors, gas pumps at marami pang iba na agad namang dinala sa Aurora CIDG para sa kaukulang documentation. Habang kasalukuyan ang inihahanda ng mga otoridad ng mga kasong isasampal laban sa mga naarestong suspect, may-ari at opisyal ng naturang kumpanya na may kaugnayan sa paglabag sa illegal trading at illegal cross-filling. Samantala, patuloy naman ang pagkapaalala ni Major General Francisco sa publiko na mapanganib sa buhay at paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga illegal na LPG products. Kaserbisyo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Isterenta. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Marlene. Next. Nagbabalita at nagsiservisyo din ang kasama natin si Steve Ranz. Steve! Doris Alvin, naaresto ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 10 Chinese at 1 Taiwanese sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Zamboanga dahil sa umunay pagkakasangkot sa illegal na open pit mining. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, mula pa sa Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte ang mga suspect. Paliwanag ni Casio, kinakailangan muna magpasa ng Environmental Impact Study sa DENR para mabigyan ng Environmental Compliance Certificate o ECC na mga kinakailangan bago makapagmina sa Pilipinas. Bukodan niya sa pagkakasangkot sa illegal na pagmimina, mahigit 12 taon nang nananatili sa bansa ang mga suspect at ang ilan umano ay nakabili na ng mga lupa tulad ng bukid, bundok at may-ari rin ng daang-daang baboy. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa isang Chinese na nagpopondo umano sa mga suspect. Nasa Metro Manila na ang mga suspect para sa deportasyon at maharap sa mga reklamo. Posible ring maharap ang mga lokal na opisyal kung saan nahuli ang mga suspect kung mapatunayan pinayagan ng mga ito ang illegal na operasyon ng mga dayuhan. Kaservisyo mo sa PAOK, Steve Raz, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you! Maraming salamat, Steve Raz. Partner, isingit natin kasi nagre-report din si Attorney Romy Makalintal. Ah, talaga? Sabi ni Attorney Romy Makalintal, ang lakas ng ulan. Saan daw? From Cavite Coastal to Pasay area. Okay, tamo na. So, nagre-report si Attorney. Attorney Romy Mac, good morning, sir. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, ha? Alam nyo na po, ang mga edaran natin sa ganitang mga oras. Pamay lakad ang aga gumising. Ang aga gumising na lolo. Next, part na next. Sino isa ba pa? Ito? Meron pang isa pala. Si Nico Bagsik. Nagbabalita at nagseservisyo. Nico. Doris at Alvin, isang 55 anyos na babae ang nasawi sa sunog ng barangay Ampid Puno sa San Mateo Rizal bandang alas 5 ng umaga kahapon. Batay sa tala ng mga otoridad, pasado alas 5 na ng umaga nang makatanggap ng tawag ang San Mateo Police Station mula sa Bureau of Fire Protection tungkol sa nasusunog na bahay. Batay naman sa paunang investigasyon, halos 2 oras inabot ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy. Tumambad naman ang bangkay ng nasawing individual sa mga responding bumbero at tinatayang na-trap ito sa loob ng nasusunog na bahay. Kaservisyo mo sa San Mateo Rizal, Nico Bagsik, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat! Maraming salamat si Nico Bagsik. Yeah. Sabi ni Ma'am Raquel Dumdum Concepcion, homeward bound last flight tonight. Okay. May sakit yung dalawang apo daw niya, halong. Magpapadala sa atin ng mga pasalubong ito, partner. Alam mo naman si Ma'am Raquel. Ingat po kayo, ma'am. From Cebu. Governor. Yan. Si Louis Basco, happy Thursday po, Ninong Sir at Ninong Ma'am. Watching po habang nagluluto ng sinangag at corned beef. Corned beef daw, partner. Sarap. Napaparinig na naman ng corned beef. Parang gusto mo ba corned beef ulit?
Pwede naman. Kaya lang kailangan ko uminom 30 minutes before. Ng gamot. Ng gamot. Oh. Kaya sabihin nyo kung magkakaroon na tayo ng librihan dito. Kasi ito si Louis Basco, pamaka eh. Pabili tayong tilapay na mayroong corned beef yan. Maganda-maganda umaga sa iyo, Ginoong Eduardo Guillen, na administrador po ng National Irrigation Administration. Mukhang may good news po dyan. O baka sumugod niya din sa, ito, sa niya. Mukhang may bentahan ng 29 pesos na bigas dyan. Mamaya may nakita ko may event eh. Magkano? 29. Partner, mauna alis na ako sa'yo. Administrator, good morning po. Sir, good morning po. Good morning, ma'am. Good morning po, sir. Totoo ba yun, admin? May event kayo dyan today? May ilo-launch kayong 29 pesos na bigas? Yes, sir po. Soft launching lang po ng ating 29 pesos na bigas. Pero next week po, may program po kasi tayo dyan eh. Pero ngayon, soft launching kasi may kadiwa po kami sa NIA ngayon. So, nasabi kasi po namin noon, August, sisimulan na natin yung ating pagbenta, yung ani po ng ating mga farmers para doon sa 29 pesos na bigas. So, ngayon po kasi yung unang araw ng ating kadiwa center sa NIA. So, meron po silang mabibili pong 29 pesos na bigas po ngayon. Okay. Pero ito, hindi ko pwede ko bang imbitahin yung madlang people papuntang NIA? Oo nga. Baka biglang bakain ng tao. Magsiguran dyan, sir. Hala. Actually, sir, sinundan po namin ang ito po kasi liwanagin ko lang po. Ito po kasi convergence project natin with ito yung buong DA family, ano po. So kung ano po yung criteria po ng DA doon sa makakabili po ng 29 pesos na bigas, ganun din po sa NIA. So, yung mga senior citizens, yung pong ating mga four-piece, magaroon po yung papagbebendahan po ng ating ano. So ibig mong sabihin, po. Hindi pala ito parang free for all. Hindi for siya ganun. Public consumption. Oh. Yes, sir. Again, ulitin ko po, ito yung convergence project namin with the Department of Agriculture. So, eventually po, ito lahat ng yung 29, after po nung launching natin, official launching natin sa next week, mga Friday po yata yun next week yung official launching natin, mabibili na rin po ito sa mga kadiwa centers po ng DA. Okay. Pwede so, pala i-distribute din sa kadiwa. Sa kadiwa, available din yung 29 after this event. Pagkatapos ng event nila. Tama po, sir? Yes po. Pero, tama po, tama po. Pero sa kadiwa lang po ba, paano yung mga ibang palengke? Hindi ba namin pwedeng maabangan yan doon? May plano na po kami. Actually, every week po na po kami nag-meeting po ng Department of Agriculture. Sa utos po ng ating Pangulo, di ba gusto niyang pababayan niya yung itong presyo ng bigas. Nakita na po namin yung formula eh, kung paano po ito maging sustainable. So, eventually po, ma-involve po lahat yung ating mga irrigators association at yung buong 1.3 million hectares na irrigated land ng NIA para po maging sustainable po itong project na ito. Kaya po kasi talagang pababain yung presyo ng bigas po eh. Actually, nag-team po kami, in-explain ko po sa grupo, and then full support po naman si Secretary Lauren and si Presidente po para ito. Maganda po kasi ito, sir. Hindi lang ito, bababa yung presyo ng bigas eh. Hindi, tama po yun. I was thinking, yun nga po yung administrator, yun nga po yung importante na may paliwanag natin sa ating mga kababayan na kayang ibaba sa 29 pesos ang kilo ng bigas. And perhaps, paano mo ginawa yun? Paano mo nagawa yun? Yun siguro yung paliwanag ninyo, admin. Economy sa scale production lamang po yan. Kung gusto kasi natin pababain ang produkto po ng isang ang halimbawa, bigas, kailangan may economies of scale production ka. Ang problema lang natin kasi mababa yung ating production, sir. So, i-increase po natin yung tinatawag natin cropping intensity, yung number of times na tataniman natin yung ating mga palayan, at saka yung yield. Yun lamang po. Napakasimple po ng solution po niyan. So, makikita po ng ating mga kababayan. Talagang ito po ay kayang-kaya natin ngayon. Pag may mas mahaba po kayong oras, sir, i-explain po sa Okay. Pero in the meantime, videos, lahat. Yeah.
bawiin muna natin, ano, wag po kayo pumunta dyan sa NIA. Kasi nakita ko yung advisory, meron na palang beneficiaries, partner. Mm. May 300 residents ng Barangay Piñahan, okay. Central, and Pag-asa sa Quezon City na beneficiaryo ng 29 pesos na bigas. Admin, ano? Yes, sir. Opo. Marami-rami din yun, partner, 300. Oh, diba? Oh. Pero, admin, gusto ko lang itodo. Kasi 29 eh. Kailan kaya yung 20? Ayun po. Ito po yung road to 20 pesos. Kasi doon po sa ating ginawang pag-aaral, ang talaga lang naman pong production ng bigas po natin na may kita na ating mga magsasaka. Ang production cost lamang po ng bigas is nasa 10 pesos lamang po, ma'am. Okay. Tapos kung dodoblehin mo yan, yan na yung income ng ating mga farmers. Pero of course, in between, nandun kasi yung ano eh, nandun, ipapatong mo pa yung sa traders, etc. Eh. Kung kaya napansin niyo po ba, marami ng naipapamigay ng mga rice processing system sa ating mga farmers. Para po, ang gusto kasi ng ating Pangulo, sila na yung traders mismo. So, kaya rin pong gawin niyan, ma'am. Kaya lang, it is a process na kailangan natin gawin. At saka dapat magkaroon, makapacitate natin yung ating mga farmers talaga. Na hindi palay ang ibenta nila kundi bigas. Pag nagawa po natin 'yon, bababa po yung production na yung production cost ng bigas na may kita na rin pong ating mga magsasaka. So process po 'yan, ma'am. Eh. Okay, so, okay. Medyo mahaba lang na paliwanag pagka ano po kulang ko ang oras natin. Okay. Admin, can you describe anong itsura ng 29 pesos na bigas na 'yan? Yan. Bagong ani po ito, sir, ma'am. Talagang ano po ito? Ayoko naman sana ng comparison, pero natanong niyo po kasi, pagka sa NFA po kasi galing yung ibebenta, ang pwede lang nilang gilingin kasi yung mga lumang stock nila eh. Sa NIA, bago po itong ani, na kaya masarap pong klaseng bigas po ito. Oo, hindi natanong ko lang, partner, kasi para makita ng ating mga kababayan na yan ay pwede nyo ring mabili in a few weeks siguro sa Kadiwa muna. Uh-oh. And eventually, hopefully, admin, sa palengke. Sa palengke na natin. Oo. Kaya po natin yan, sir. Ipakita ko na po yung formula sa ating sa aming convergence. Ang mangyayari po na ito, magkakaroon kami ng convergence project ng NIA, ng DA, National Rice Program. Ito pong PhilRice kasi nasa kanila rin yung pondo ng ano eh nung RCEF. PhilMEC kasi sila yung mamibigay ng farm equipment at rice processing system sa ating mga farmers. Marami po itong agency na convergence. Ito of course sa utos ng ating Pangulo. Opo. Ginawa natin ang paraan po. Of course ang mag-lead po dito is doon sa farm itong NIA pero sa buong proseso ito pong DA. Opo. Admin, gaano karami yung maipamimigay o mabebenta natin sa 29? Baka saglit na panahon lang, mauubusan na tayo agad? Well, ma'am, ang totoo yan, mayroong mga 10 million bags kami na 10 million bags of 10 kilograms. Kaya lang, siyempre, sa dami naman sa buong Pilipinas, di ba? At saka ang aming ano kasi, dapat natin maintindihan, ang aming pilot project, pinakita lang po namin sa NIA na pwede gawin ito, ano po, ay 40,000 hectares lamang po. Eh ang ano po natin, ang sakahan po ng NIA, irrigated natin sa buong Pilipinas, nasa 1.6 million yan eh. Mm-hmm. So, you know, matarget ba lang sana natin yung 1 million, talagang bababa po ang presyo po ng bigas. Mm-hmm. Alam niyo po yung, sabi ko kasi, ito dapat yung, kahit yung 1.3 million lang, na hectares. Alam niyo po ba na ang cost of production lamang ng 1.3 million hectares kung sagutin natin lahat-lahat yung itong input ng ating mga farmers nasa 62 billion pesos lang po ito eh. Mm. Pero ang output po niyan pagdating sa palay ay na mahigit pong 300 billion. So isipin niyo yung ang laki talaga ng kita ng ating mga magsasaka. Ibig mo sabihin, pag sinagot lang natin at sinuportahan lang. Pagka may bigas, ito pa yung kita nila to. Opo. So,
Kaya pong gawin. Kaya nga po, ang ibig niyo po sabihin, pag sinagot natin yan, sinuportahan natin yung farmers natin, kikita yung farmers, kikita rin tayong, ang pamahalaan, kikita rin. Hindi na kailangan mag-import. At magiging masaya ang mga consumer. Kaya nga. Mababa-baba, di po ba? Tama po. Actually, doon sa convergence namin, ma'am, sir, kasama ang mga banko doon, Land Bank at DBP, kasi eventually, dapat private-led na yan, hindi na ang gobyerno. Malaking ang kita dyan sa ano, rice production. Admin, ipatama lang natin ang... Opo. Admin, matagal na po ba kayo dyan sa NIA? Ay, ano ko, hindi na ano... Mayor dati yan, partner. Mayor siya dati. Kaya ako siya natanong, kasi kung pwede naman palang gawin, saan nagtago itong si admin? Dapat ni mayor nga pa. Siya dati. LGU official siya. Talaga. O, di ka kung tama, kasi nakita niya yung formula kung paano. Pero, smaller scale pa lang ito. Pasample lang ito ni admin. Correct, correct. Ibig sabihin, ang challenge is to make it wider. Yan. Kasi sobrang dami natin, partner. Ilan lang yan? 300 families. Ilang families meron sa buong Pilipinas? Siyempre, may magtatampururot dyan na bakit siya meron, ako hindi, ako wala. Exactly. So, kailangan ilakihan pa po ang coverage. Ano po? So, ngayon, government-led muna, ilagay lamang po namin yung tamang environment po para ito ay magawa po sa buong bansa. Ito okay. Po, ano ma'am, sir, itong program na ito sa aming munisipyo, ito po yung pinanalo namin ng Galing Puok Award. Pinakita namin na itong sistemang ito ay kayang gawin. So, kabisado ko po namin itong gawin, kabisado ko po itong gawin, alam ko kung paano i-scale up. So, kailangan po tulong-tulong talaga. Kailangan din ang tulong ng local government units dito, pero most especially itong ating national government agencies. Opo. So, kailan mararamdaman ng general public ang 29 pesos na kilo ng bigas sa iyong tansya? Sir, itong malakihang programa na ito, sisimulan na ho namin sa October. So, sa October, sisimulan na buong bansa na po ito. I-fine tune siguro in 2 years, baka 3 years time po ito. Alam niyo po ba na ano, pag in-increase lang natin yung ating traffic, kasi nasa 1.2 to 1.6 lang tayo traffic intensity natin compared sa ibang bansa. Ito lang ho, paliwanag ko lang sandali. Yung Vietnam, almost 3 ang kanilang trapping intensity, meaning yung bilang, yung number of times na taniman nila yung kanilang lupa in 1 year. Tayo 1.2, irrigated 1.6. Simply because mali yung sistema natin, nagtatanim po tayo ng main crop sa tag-ulan. Eh kung tag-ulan, mababagyo pa yan. Tapos isa na lang yung tag-araw mo. So ngayon ang gagawin lang ng NIA, kasi nangyayari po yun dahil yan po yung kultura ang sinusunod natin, hindi po science-based . Sabi ko, bakit naman ganun? May tubig na tayo. So ang gagawin lang ng NIA, imumove lang namin yung cropping calendar natin ng October para po makadalawang cropping tayo sa dry season. Pag ginawa mo yun, tataas ang cropping intensity mo kasi meron ka pang bonus na wet. So ibig sabihin, dalawang beses tayo sa isang taon mag-aani. Bale, magiging tatlong beses. Magiging tatlong beses. Nasa 1.2 lang talaga. Nasa 1.2 to 1.6 lang. Kasi nasunod nga po tayo sa kultura. Ang kultura natin, nagtatrain tayo pagtag-ulan. Kaya mo ginawa yung NIA para makapagtrain ko pagtag-araw. Tama. So, imumublamang po namin yung cropping calendar. Papayag naman po yung mga farmers o may pagtutol? Yun nga po, sir, papayag yung mga farmers natin kung merong mga assistance na ibibigay ang gobyero, which is napakarami namang pera sa DA. So, yun po yung pinag-uusapan namin. Ayaw. Kailangan ibigay namin yung tamang assistance sa farmers natin para pumayag sila. Kasi alam niyo, pagkultura, mahirap. Sa amin yan lang, sa bahay namin, sir. Kasi nung alam niyo, yung kultura namin doon, magtanim ng tubo para gawing base, pinigilan ng mga Kastila noon, nagrevolusyon pa kami sa Pitik. So, base na bolt, kung titignan niyo yung history ng bayan natin, kami po nagpasimula ng revolusyon sa mga Kastila. Sa Ilocos, ano po? Kultura yun. Tama. Pero mababago mo yun sa pamamagitan ng tamang explanation, tsaka tulong sa ating mga farmers. Tama. Yung ibig sabihin, yung farmers, huwag mo ilaglag. Kasi pag nilaglag mo yan, the next time na may ganyang kampro, hindi sila papasasabihin nila, hindi iiwan mo naman ako sa ere. Ako yung mangungutang . Diba? Dapat may support. Anyway, thank you, admin. Good luck po mamaya yung event nyo, diba? Si speaker ata yung guest nyo dyan, diba? Next week po yan, sir. Next week pa? Friday po next week. Okay. Soft launching lang po muna kami. Soft launching. So, by next week, nakita ko yung...
launching talaga, uh-oh, ay tuloy-tuloy na po ito. Okay. Ah, pero meron kayo mamaya. Nakita po August, mamaya. August 8 ba ngayon? Oo. Ay, nakalagay, August 8. Yes, may cool time pa nga kayo, 9 a.m. eh. Mm. So, hindi ba ito tuloy o tuloy ito? Hindi po. Ba, next week po si Speaker. Kasi nakalagay guest of honor, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Uh-huh. So hindi pa si Speaker pupunta diyan. Oo, next week pa si Speaker. Oo, si Remy Albano pupunta, presidente ng National Confederation. Yes, pupunta po doon. Ayun. Oo. Di ba may launching nga po kami, ay turnover po kami ng heavy defense kahapon kasama si presidente. So nandito po lahat yung mga IS natin. Ayun. Okay. So, pupunta, may interview naman po sila para sige po. Malaman niyo po yung acceptability ng program natin. Tama. Ito yung dapat partner dumadami. Yung mga kagaya ni admin Eduardo Guillen. Thank you. Maraming salamat, admin. Mabuhay ka. Salamat po. Ingat lagi. Thank you. Si Administrator Eduardo Guillen. Pwede naman pala. Pwede naman. Pinagalit niyo si, ako eh. Si admin kasi, dating mayor. Ah, kaya? Pag dati kang mayor, meron kang partner eh. Ano tawag mo doon? Yung hindi ka mahiyain. Oo. At saka marunong kang magpaliwanag. Sige, mayor ka nga eh. Tatay tapos, ka ng isang lokal na ay maliit na bayan eh. Diba? Parang okay lang din. At saka parang infer dito sa gobyerno na to, may political will na ipatupad nga yan at gawin. Well, see. Tingnan natin. Ano, kasi paano madali, implementation? Madali kasi yung lip service. Na sige, suportahan natin yung farmers. Pero totoo bang sinusuportahan ninyo? Yan ang malalaman natin. Magkakaalam. Sisingil at sisingil po tayo. Babaguhin mo ikamo yung planting season. Sabihin ng magsasanay. Nasanay na kami na ganito eh. Pag nagtanim pa kami ng ganitong buwan, nandiyan ka ba? Pag malapit na kaming malugi, o nandyan yung mga factors nasan na makakapit. Nasaan ka? Magkakasingilan. Alam mo naman, siyempre, yun ang kabuhayan nila eh. Maganda umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Hi, Doc Mario. Uh-huh. Partner, buksan mo yung ex mo dahil wala pa ako nabubuksan. Ang mga tampururot nandiyan. Uh-huh. Alam mo naman ang mga yan. Kagaya ni Bri, nakakamiss yung panahon na may libreng NFA rice pan na ibinibigay nung elementary kami around 2009. Meron palang ganun. Okay. Hindi ko nabutan. Ako din hindi. Baka naman yan yung sa four-piece. Siguro. Diba, bibigyan ka ng bigas as long as yung anak mo ay nasa school. Ano yung conditional transfer ba? Tawag doon ba na yan? May mga ganyan. Ganun ba yan, Brian? Tuloy-tuloy yung pera mo, tuloy-tuloy yung budget mo, allowance mo, o bigas mo, hanggang as long as yung bata, hindi mo patitigilin sa pag-aral. Tama. Parang kumbaga yun ang incentive mo na huwag tamarin na pumasok sa eskwelahan. At saka hindi ma-repeat yung cycle kasi pag ang anak mo hindi nakapag-aral, di magiging timawa din siya. Isang cycle naman siya ngayon ng susunod na henerasyon. Di walang katapusan. May tama ka dyan. Diba? Diba na, no? Ryzen Oryoke, good morning. Ang haba naman ng kwelyo ni Ma'am Doris. Actually, maiksi po eh. Ayaw niya. Ayaw niya magkwelyo. Ay, nalilitan pa nga ako dito. Alright. Dr. Ish Pargas ng PhilHealth. O, ready niyo yung tanong niyo kay Dr. Ish sa pagbabalik ng Gising Pilipinas. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Oy, magandang umaga. Good morning to Tiago, Teo, and Tizia. Wow, partner ha. Ang parang mga pogi at si magagandang anak ni Carmina Constantino. Ayan. Ang aga. Para pala siyang si Sheila Marcelo. Bakit? Ang agang gumising, partner. Eh kasi nga may mga junakis. May mga chikiting na kailangan ihatid sa school bus. Tiago, Teo, and Tizia, have a good one. No. At ikaw din, Carmina. Mag-ingat ka. Maganda yung plug namin dun sa mga Olympic athletes. Yung mga achievements. Ang galing. Very good. Very good po. Mm-hmm. Thank you very much. Dahil for doing dyan, meron kayong tinapay. May pansit kayo. Uy, nag-press ko na si Mami, partner. At last na raw yun. Sabi ni Mami. So, nag-sorry din naman si Mami. Nagulat na bigla lang din. I'm sorry. Gumayan siya. Sa totoo naman, ang nanay, hindi naman yan talaga yung hindi niya gugustuhin na magkaroon ng gitwaan sa kanyang mga anak. Sa totoo lang. Kahit na maalam mo na hindi ayon sa prinsipyo mo o sa paniwala mo,
pero anak is anak. Oh. Siguro maano lang, na bigla lang si mami nung sinabi niya yun. Oh, kasi sabi ng mga away. Netizens, wala po ba maming congrats man lang muna bago ka? Ayun na nga. Diretso sa batikos. Wala po ba munang congratulations, mami? Eh na nga, nakalimutan. Nakalimutan lang. Pero bumawi naman na si mother. So para sa akin, tigilan na po natin sila. Bumawi na si mother eh. Oo, at saka malay natin magkasundo talaga sila na nga at magkaroon ng art to art talk. Huwag nang magsagutan. Art to art. Oo. Kapampangan ba ako? Tsaka si Carlos, tawagan muna si mother. Oo. Mukha naman mabaito yung batang ito at saka yung kanyang girlfriend na si Chloe. Huwag naman natin isalay si Chloe, girlfriend. Muna. O, si Kaloy na lang muna pag-usapan natin. Kaloy, umuwi ka muna dito. Kasi baka ma-inflame, ma-agit si mother. Huwag na muna si girlfriend. Anyway, hindi pa naman siya part ng family dahil girlfriend parang naman, di ba? Oo. Si Kaloy na muna, partner. Magkakaayos din kayo niyan. Sinasabi ko, i-claim natin, i-manifest natin na kayo'y magkakaayos. Yan. Si Dr. Israel Ish Pargas, ang Senior Vice President at tagapagsalita po ng PhilHealth ay nasa Zoom na po natin. Dr. Ish, good morning. Good morning, Doc. Good morning, Alvin, and of course, Miss Doris, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Oh, pasabi ko sa iyo, partner, bumalik na yung glow. Looking good. Ni Dr. Ish. Oh, 'di ba? Salamat. Thank you, Alvin. Ay, pero take it easy, no? Kasi balik trabaho, partner. Correct. Alam mo naman nung bago siya nagkaroon ng problema sa kidney, kung magtrabaho din yan, wagas. Ay, oo. Ngayon, Dr. Ish, easy lang, ano? Correct. Kasi alam mo na, yes, medyo may diferensya na yan. Thank you very much. Oh, anyway, sige. Umpisa tayo sa PhilHealth, ano po, kasi sabi ng boss ninyo sa Senado, hindi, tatapyasan natin yan, yung contribution, dahil nag-uumapaw yung excess funds ng PhilHealth, almost 90 billion pesos. What are we doing about that? Promise. Well, gaya nga po ng nabanggit ng ating tagapangulo, si Mr. Manny Ledesma doon sa Senate hearing, ay magpo-propose po tayo ng reduction in the premium contribution. At sa ngayon po, yan ay pinag-aaralan na ng ating executive committee kung papaano po natin ito ipopropose, kung ano ang mga magiging magandang proposal para sa Malacañang kung saan ang ating pong mga proyekto at ang ating programa ay hindi gaanong maapektuhan, no? Kailangan kasi na patuloy pa rin yung pagpapaganda at pagpapaayos ng ating mga benepisyo. So, right now we are in the at the point of studying this, and of course, alam niyo naman, Alvin, that this will go through the process of approval. Kailangan din natin itong ipadaan at paaprubahan sa ating board, which is the highest policy body of the corporation, before we even propose it to the president. But gumugulong na po yung usapin tungkol dyan. Yan, okay. Pero Dr. Ish, ako talagang naghahanap ako ng pwede kong benepisyo na makuha sa PhilHealth. Ano po, dahil ako ngayon may sakit. Pwede po ba, pero at the same time, nagtatrabaho pa rin ako. Pwede po ba na itaas yung kaltas? No, ibalik, ibawas. Ibawas ang kaltas. But at the same time, ipalawakin ang benepisyo. Kagaya ng sinasabi ng partner ko, Dr. Ish, bakit yung mga ibang sakit hindi pa rin sakop o covered? Ang nasa batas po kasi ay kung meron po tayong excess funds after our reserve fund, ay dalawa po yung pwedeng gawin. Palawakin at pagandahin yung benepisyo or ibaba yung ating premium contribution. So alam naman po ninyo sa ngayon na talagang pinapalawak po natin yung ating mga benepisyo at meron tayong benefit plan hanggang 2024 and 2025. At ito ay patuloy nating ginagawa. However, because of the suggestions and of course because of the Senate hearing also, ay meron din pong pronouncement ang ating presidente na baka maaaring ibaba din ang ating premium contribution. So pinag-aaralan po natin yan kung kakayanin ng ating pondo na dalawa yung gagawin. Papapalawakin ang mga benepisyo at the same time, ibababa yung premium contribution. Pagdating naman doon sa mga sakit na nabanggit na wala pa po tayong coverage, actually, Alvin and Doris, ang ating mga walang coverage na pagkakasakit ay yung mga procedure or
mga karamdaman na hindi naman talaga siya pagkakasakit. Halimbawa po ay cosmetic surgery, yung lahat ng mga lift, nose lift, bust lift, yung mga ganon, ayan po yung ating mga hindi nako-cover. I actually checked because nabanggit ni Alvin yung mga rare diseases. Oh. No? So, meron po tayong mga case rate packages sa inpatient pagdating po dun sa mga rare diseases. Kaya lang, meron din po tayong mga part ng Z-benefit packages, especially for rehabilitation dun sa mga merong pong disabilities for rare diseases. Kaya lang, meron tayong part ng pangangailangan ng mga may mga rare diseases katulad halimbawa po nung nangangailangan ng specialized milk formula products. Ayun po yung mga yon na hindi po natin kino-cover sa ngayon. Pero ito po ay pinag-aaralan na natin at tayo ay nakikipag-usap sa society po ng mga ganitong may mga rare diseases for us to give the costs and the clinical CPGs, yung mga guidelines ng treatment para po maisaayos natin yung beneficyo para dito. Sana Doc Ish, kahit man lang pakonsuelo. Alam mo yon yung in example ko nga kay Doris, may kasamahan kami dito, yung anak niya, yung diagnosis, parang I think na-refer ko rin sa iyo yun, or baka kay Ray ko ni-refer. And we found out, may libro pala yun. Pagka malas-malas niya, partner, anong libro? May libro ng mga sakit at yung corresponding benefit. Pagka malas-malas niya, parang may herpes na nakalagay dun sa sakit na yun. Hindi siya STD, pero may herpes na word eh. Pagka malas-malas niya, walang benepisyo. Ang punto niya, sa prinsipyo niya, naguhulog ako kada buwan, may kaltas ako eh. Wala man lang ba kay Pakonsuelo na minus 1,000 o 2,000 yung pinaka-minimum na benepisyo niya sa PhilHealth niya na binabayaran. Yun lang naman ang punto niya, Dr. Ish. Yes, tama ka Alvin. No? Dapat ka lahat ay masasagutan natin, except of course yung mga excluded as identified sa batas. Siguro po, ang pwede rin nating magawa sa ngayon, specific for this case, is kung malaman ko lang kung ano yung rare disease na yon, and then we will do some research already on that. Hindi po, hindi po. Doc, na tapos na po yung kasong yon. I also asked the help of PhilHealth. And okay na, tapos na yon. In example ko lang, to prove a point na talagang may mga sakit na hindi pasok pero kailangan, maraming nangangailangan. Kahit naguhulog yung miyembro. Yun lang po. Pero tapos na po yun. Don't worry about it. Tapos na yun. Hindi naman po life and death situation yun eh. Minor lang yung sakit. Pero yung prinsipyo ba? Naguhulog na parang kayo. Hindi niya napakinabangan kahit naguhulog siya buwan-buwan. Yun ang point niya. Pero ang akin lang puntos, kung sa hanggang sa ngayon ay wala pa rin po siyang benepisyo, kailangan din nating talagang maidagdag siya at mabigyan ng benepisyo na karampatan para yes, sa ating mga miyembro. Yes, yes. Marami pa raw dun sa listahan. But anyway, yung laboratory, mga laboratory, kailan po yan mapapasok lahat? Yun na nga, kung may excess fund, bakit hindi ipasok yung mga important laboratory, colonoscopy, mga mahal, mammogram, yung mga ganyan. Actually, Miss Doris, yung pong ating programang konsulta, yun po yung ating banner, outpatient primary care, na ito po yung simula para doon sa binabanggit sa universal healthcare na comprehensive outpatient benefit package. Yan po ay nagsimula na noong 2023 pa, at dito po meron tayong 13 laboratorio na kasama. Kasama po dyan yung mga examination sa diabetes, sa dugo, no, sa cholesterol, sa creatinine, sa kidney and all. And just recently actually po, isinama na natin yung mammography and ultrasound. But sa pagpapalawak natin until maging comprehensive outpatient benefit package siya, ay maaaring maisama na rin natin yung iba pang mga diagnostics. Actually, dito sa konsulta, hindi lang diagnostic ang kasama. May kasama po siyang outpatient drugs or yung tinatawag natin na gamot. Nung una, meron tayong 21 drugs na libre na makukuha sa konsulta providers. Pero ngayon po, by 2024, fourth quarter, i-increase na po natin siya to 53
na mga listahan ng gamot na libreng makukuha doon sa ating consulta providers. Yung nabanggit mo na colonoscopy as a procedure is covered by PhilHealth. Covered yan, covered yan. Ay, colonoscopy ako, may bawas eh. Oh, covered yan, covered. Ngayon, Dr. Ish, balikan ko lang. We only have a few minutes left. Ano? Yung sinasabi ni Secretary Ralph Recto, kaya daw ibabalik yun ay sa sa National Treasury dahil yun ay excess fund na contribution ng gobyerno. Hindi ko maintindihan yun eh. Yung kaninang pera ba yun? Sa PhilHealth ba yun? O sa National Treasury ba yun? Ba't kailangan niyang kunin? Ang pera po na ibinibigay ng national government sa PhilHealth is a premium subsidy. Yan po ay bayad para sa kontribusyon ng ating mga indigent families, senior citizens, yun pong mga inilalagay sa batas na dapat daw po ay miyembro, pero ang magbabayad is the national government. Yan po yung kanilang ipinibigay sa atin at yan din po yung nadudoon sa tinatawag na General Appropriations Act. Kaya nga po, Alvin and Doris, di ba meron tayong dalawang klase ng nagbabayad ng kontribusyon, direct and indirect. Yung direct, tayo yon, yung mga nagbabayad ng contribution bilang empleyado. Yung matik, yung matik na kinakaltas. Sa kaltas, yes. Opo, yung automatic na kinakaltas. Yes. Yung indirect contributors naman po, may nagbabayad para sa kanila. At ito nga, yung mga indigent, 4Ps, senior citizens, PWDs, at ang nagbabayad sa kanila is the national government. Oo, pero may tanong lang, Doc Ish, bakit po umabot sa ganung klase, ganung kalaki ang excess natin kung meron marami naman po ang nangangailangan ng serbisyo na 'yan? Actually po, yung ating premium na ibinabayad para sa atin, hindi naman nangangahulugan na ito ay magagamit talaga natin. Hindi naman kasi lahat ay nagkakasakit. No, pero tama rin po kayo na dapat mas mabilis ang pagpapaganda at pagpapalawak ng ating benepisyo para sa ganon ay mas malaki rin ang benepisyo na kukuha ng ating mga miyembro. Ang role kasi ng PhilHealth really is to provide financial risk protection in times of PhilHealth. So tama rin po kayo na dapat ay mas mabilis naming pinapalawak at pinapalaki yung nako-cover ng PhilHealth para po mas kokonti na yung babayada ng mga miyembro. Kaya nga po, most recently, nag-increase tayo ng 30% across the board. And sa instruction din po ng ating Pangulo, Manny Ledesma, tingnan po uli namin kung kakayanin ng pondo na magkaroon uli ng another round of 30% increase para po sa ating mga package rates. In that way, ay mas malaki po ang magiging benepisyo ng ating mga miyembro. Or hindi ba, Dr. Ish Ubra, na lahat ng sakit covered, may minimum lang. Pag rare yung sakit mo, yung parang may konsuelo ka ba na kahit papano meron ka na minimal amount of benefit. Di ba pwedeng ganun? Lahat sakop? Yeah. Kaya makikita mo rin, Alvin and Miss Doris, no? Meron tayong mga special benefits for catastrophic cases. So ito yung mga sakit na talagang kinakailangan katulad ng cancer. Katulad po nung ating breast cancer, lately in-increase natin siya from 100,000 to 1.4 million. And that is because we recognize na kailangan talagang mas malaki yung coverage sa mga ganong sakit. Ngayon, gaya po nung nabanggit ninyo na mga rare diseases or any other na pagkakasakit na sa tingin natin ay wala pa pong coverage, baka po kinakailangan din natin ang input ng mga stakeholders para po mabantayan kung ano pa yung mga pagkakasakit na wala tayong coverage para po magawa natin. Ah, okay, sige. Mag-part 2 nga tayo kay Dr. Ish. Ang dami pa mga tanong, partner. Dr. Ish, okay lang ba sa'yo bukas? Magtanong tayo. Hindi pa natin na-discuss kasi, partner, ano yung mga upcoming benefits ng PhilHealth. Okay lang ba sa'yo, Dr. Ish, bukas? Part 2 tayo? Sige po, anytime. Naka-costume kami bukas, ha? Yes, naka-costume kami bukas. Kasali ka.
Tatawag namin sa iyo kung anong costume namin. Itingnan po natin. Thank you, thank you, thank you. Dr. H. Pargas po yan. Salamat po. Ang Senior Vice President at nagbabalik na tagapagsalita ng PhilHealth. Puntahan mo muna kagad natin BC2 partner. Baka magbabiking pa ito. Senator JV Ejercito. Oh. Senator JV, good morning po. Good morning, Sen. Yes, good morning, Alvin. Good morning, Doris. Opo. At mga tagapakinig. Opo. Ay, nakabiyahin na po ba kayo o paalis pa lang? Hindi, okay na. Kanina kasi ang nanin, hindi ko narinig. Okay. Hindi, okay, usually okay. Nagbabike, fit ito partner. Oo, sa totoo lang. Gusto niya nag-i-exercise siya. Ano bang yun? Thursday ba ngayon? Thursday. Wala ka namang biyahe ngayon, Sen? Usually kasi, nagbabike to work ako, no? Kasi kaysa matraffic ako, at least mas mabilis magbisikleta at naka-workout na. Tsaka alam mo, Alvin, Doris, hindi na rin tayo mga bata. Wala nung fit ako. Kinakailangan maging fit na kasi iba na talaga pag medyo tumanda ka talaga. Tama yun. At tanggapin na natin na talagang may mga pyesa tayong sumasablay na. So mula saan, mula saan hanggang saan ka nagbabay ka mo sa trabaho sa Pasay? Galing saan? Sa Green, di ba? Sa San Juan. Wow. Ang layo nun. Nagbabay ka ko lang siya ng Senado. Kasi, alam mo, Doris, Alvin, pag mag-coach ako, abuti ko yung rush hour, abuti ako ng may gitsang oras, 1 hour 20 minutes, no? Wow. Pero kung nagbike ako, 40 minutes lang. Oh. Tapos nag-iikot pa ako doon. So, naka-workout pa siya. Wow. Okay yun, ano? Pero, paano ang security? Hindi ba nakakatakot? Security issue? May kasama naman akong mga nagbabike din kasabay. Kaya nga lang, sinabihan ako nila, diba, si Sedapi Tulpo, nakasabay ako minsan. Sabi niya, alam mo, delikado yan. Kasi minsan, pag nag-investigasyon tayo, ay, totoo. Meron tayo minsan nasasagasa. So, ganyan, baka mamaya may mangyari. So, yun, tama. Kaya minsan, marami naman, may grupo naman ako kasabay. Siguro, wag nang i-anunsyo yung ruta, di ba? Kasi pwede, marami naman siyang pwedeng daanan. Ibahin mo nalang yung ruta. Correct. Pero, may implication, partner eh. Oo. Whether we like it or not, may security implication yan. Baka itong si Senator Ejercito ang may kailangan ng 400 na security. 400, ano? Kasi ako, pag nagbibisikleta ako, nagmo-motor kasi ako, gusto ko yung focus ko nasa riding, no? Kasi pag may iniisip kang may kasama ka, minsan wala yung focus. So, parang nakasanayan ko na kasi, Doris, Alvin, kahit nagmo-motor ako, wala akong kasama ng security. May grupo-grupo naman. Kaya Hindi po, teka muna, yung papuntang Senado, motorsiklo ba o bisikleta? Bisikleta. Oh, pag medyo malayo, Antipolo, yeah. Di Ilocos, yun ang motorsiklo. Big bike. Big bike naman yun. Every Sunday naman yun. Yon. Pero, sa weekday, mga three, four times a week ako nagbibisikleta. Which is good. Tama yan. Tama. Exercise. Anyway, exercise kaya kami natawag, hingi lang ng reaksyon. Sabi ng presidente, no, hindi yan, tinump down niya yung suggestion ng Senado. Anong alin? Na isuspindin muna yung PUV, modernization program. Mm-hmm. Ano po yung reaksyon ninyo? Sabi ng presidente, ilang ulit na nga yan na postpone eh. Well, sa amin naman, no? Siguro side lang po ng Senado dahil na, Alvin, Doris, nakailang taon na ito PUV modernization, nakailang beses nag-hearing dahil sa mga issues. Sa palagay ko namin, itong huli, ay mukhang hindi pa handa ang marami sa ating mga ating ahensya at lalo na sa ating mga owners and drivers, yung mga rota, mukhang hindi handa. Tatlo yung pinaka-main issues na sa tingin namin kinakailangan ayusin bago natin ipuwersa na talagang tumupad kayo, no, sa ganitong pensa, no. Unang-una yung root rationalization and consolidation. Pangalawa yung pong financing scheme na tingin ko ay very important factor kasi yung 2.5 to 2.8 million masyadong malaki. Kailangan magawa ng paraan na yung amortization maging mababa, no, na maging abot kaya sa mga operators and drivers. At panghuli yung less supply, no? Kailangan may ayos yung supply. So, sa amin man, gusto ko na liwanagin, hindi po ako against, no, sa PUV modernization. Ako po yung supportive dito. Kaya lang, impose natin yung deadline kapag randa na po ang natang ito. Po. And sabi nga namin ni Doris, hindi ba napansin ng presidente, kung matagal na yan, dapat 100% na yun sumuporta. For the fact na may 20% or more than 20% na hindi pa sumasali, there must be a problem somewhere there. May problema kaya hindi mo nakukumbinsi yung iba na sumali.
Tama po yan. No? Kasi, alam mo, Alvin, matagal ako naging vice chair ng Committee on Transport, Public Services, at ilang beses na natin nagkaroon ng hearing tungkol dito. Eh, parang nangangako yung mga ahensya na ayusin. Eh, mukhang ganun pa rin po ang problema hanggang sa ngayon. Kaya ang sa amin, ayusin muna. No? Ituloy, sa amin, hindi magdati itigil, tuloy-tuloy po ito. Pero yung para mag-set ka ng deadline at obligahin mo ang lahat na mag-comply, na gayong hindi pa ready, given the three factors that I have mentioned, ay doon po kami nagsasabi na pansamantalang isuspend muna. Pero alam mo, nasa demokrasya naman po tayo, Alvin, Doris, sabi ko nga eh, kaya may three branches of government at nire-respeto natin ang bawat isa, iba-iba yung pananaw ng pangulo, ng executive, ng legislatura. Minsan nagkakatugma tulad doon sa Pogo, tuwa kami dahil pinanglakpakan ang namin yung deklarasyon ng Pangulo Luzon. Kaya lang ngayon ay hindi nagkakatugma. Kaya ito ang demokrasya na tinatawag po natin. So, ibig sabihin, ang kakalampagin dito sa isyung ito ay yung implementor, which is the correct. Department of Transportation. Mm. Opo, maraming kakalampagin. Yung DOTI, yung LTFRB, yung po sa Route National Rationalization and Consolidation. May ito masalimuot talaga, Doris, Albi, kasi ilang dekada ng magulo itong mga rota, no, na alam naman natin, pag sinabi mo yung prangkisa, maraming maraming kababalaghan. So, kailangan iayos talaga yung rationalization at yung consolidation na ayon doon sa master plan together with the yung railway system at iba pang transport system, no? Kailangan may ayos. Pangalawa ay siguro itong kooperatiba, no? Mahirap din talaga, kailangan mag-ayos-ayos din para po yung mga rota, hindi tayo talagang kailangan willpower to, iayos talaga na ayon nga doon sa master plan na pati yung mga kooperatiba makumbinsi at mabigyan ng mga alternatiba kung sakasakali. Opo. Ah, okay. Pakihanap lang po ang DOTR. Parang hindi ko nararamdaman eh, Sen. Hindi na tayo sinasagot ni Secretary Bautista. Hindi na eh. Opo. Naman, sana po yung mga nag-comply, hindi naman po natin inaano ay ako po eh, saludo po sa mga nag-comply dahil talagang sila po ay nag-risk po sila. No? Nagsubugal po sila. Tuloy-tuloy pa naman po ito. Kaya lang ang sabi na ang again, liwanagin ko na nais na natin suspending yung mga deadlines na siniset na hindi realistic. Ayusin muna yung mga bagay na kinakailangan ayusin bago tayo mag-set ang deadline. Okay, sige. On another matter, sususugan ko yung sinabi mo about security kanina. Oh. Anong ikaw galing ka rin sa political clan? Just like the Dutertes, di ba, yes. Partner? Ano? Nasanay sa mga bodyguards, sanay sa mga security. Anong say mo doon na umaabot ng 400? Yung kanyang security, yung kanyang ano tawag ni VP doon? Sara Camo. Escort? Ang tawag mo doon? Security detail. Uh-huh. Ano ba yun? Sobra-sobra ba yun? O kulang pa yun? Kailang mandagdagan sa neto? Kulang pa? Ano ba sana mag-comment yan? Kasi parang ano na ngayon eh. Medyo very sensitive issue. Pero kasi parang nagkaroon ng itong pag-upo kasi nitong bago administration yung kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara ay nag-organize ng bagong security group, no? Naging Opo. Vice Presidential Security Group, naging VPSG na siya, kaya nagkaroon na siya ng complement na malaki-laki, no? Na from 80, dati po VPSG, ano, naalala ko, Vice Presidential Security Detachment ang tawag doon. Pero now that it is now a unit or a group, lumaki po siya, no? Sa tingin ko yan ay inaprubahan naman umpisa. So, ano yan eh, nasa, depende sa threat assessment po yan sa ating mga opisyalis po. So, from 80 ata, I think na yung 400 siya. Kaya nga. Po. Hindi, so, yung po. Yung issue ata dun, Senator, is yung number. Exactly. No. Is it too big a number yung 400 para sa isang opisyal? Kasi remember, may say ang tao dahil public funds yun eh. Correct. Hindi ho ba? Well, siguro pag-uusapan natin itong budget season yan and we will assess yung threat assessment, no? Tatanungin natin ang AFP kasi yan eh. At it's a composite group, no? Yung PNP, meron din po dyan, yung AFP. So, tanungin din natin bakit nagkinakailangan magkaroon ng
VPSG, no, from the old VPSD, yung security detachment doon, ay nag-organize sila ng ito, parang PSG na rin eh. No, na Vice Presidential Security Group. Apo. So, okay, we will try to find out kung ano po ang kanilang rasyonal behind itong pag-organize sa mas malaking grupo. Apo. Pero Sen, without telling us kung ano yung exact number, ilan po ba ang detail, security detail na ibinibigay sa mga senador kagaya mo? Usually, ano eh, ang binibigyan kami halimbawa ng PNP, no, yung PSPG, yung Police Protection and Security Office ba yun? Kaya, tagdalawa yan madalas eh. Yan, depende. Pag meron, ilan? Mas matindi. Tagdalawa po. Ah, dalawa lang. Dalawa. Oh, okay. Oh, alam ko yan yung standard, no? One, kasi alternate, pwedeng alternate. One per day or depende sa kanilang shift, no? Pag merong threat naman, or bawa, campaign season, nagre-request kami ng additional, bawa, tatlo, kasi nga, araw-araw yon. So, pero usually is only alam ko yung standard is 2. Ayun. Pero depende rin sa threat. Okay. Ayaw mo 400? Mayroon pagpakain. Biro mo yun. Cargo mo yun eh. Pakakain mo lang. And then, tsaka can you imagine, partner, Asen, yung 400 mo na detail, susunod sa'yo, bubuntot yan. Ay, hindi naman at any given time na sabay. Pero siyempre may shifting. May shifting talaga. Pero paano mo isi-shifting ang 400? O, divided by 3. Oh, kita mo na. Pero pagkaan yung bubuntot sa'yo yan. Kaya ang dami mong convoy, ang dami mong, ang laking gastos. Tsaka pakakainin mo. Sabi niya, di ba, kayo magpapakain, Senator, di ba? Hindi na. Siyempre, minsan pagkasama mo yung ano, bawa, nagtanghalian ka, ipapakainin mo talaga. Papakainin mo. Tao yun eh, di ba? Pagka hindi mo pinakain, baka lalo kang ilaglag doon. Hindi, as a human being, responsibilidad mong pakainin yun. Kasama decency. Kasama mo sa team yun eh, di ba, Senator? Apo, well, kasi siguro, maybe the rationale sa sabihin, the vice president is the second highest official. Ang presidente siguro ang PSG may mga 100 plus ang 1,000 plus siguro ang complement. Ayo. Eh kasi iba rin naman yan, PSG yan, no? Kaya siguro nilakihan din, no? Being the second highest official. But we will find out itong siguro patanungin natin sa budget season ang rasyonal pa. Ba't kailangan mag-organize ang VPSG at the time, no? So, lahat naman yan, alamin natin. Okay. Pero kanya-kanya rin talaga po yan eh. Kanya-kanya, halimbawa, may mga local officials din tayo na napakarami rin pong kasama, no? Eh, yung mayor namin dito, grabe ang convoy. Diyos ko. Sabi ko na eh. Sabi ko na, pupunta tayo din eh. So, totoo lang. Pero, di ba, sa kanya-kanya rin yan. Pero dapat, depende sa threat assessment po yan. At just official. Sige. Salamat, Senator JV. Salamat. Maraming salamat po sa oras po ninyo. Sir. Take care, okay? Salamat. Mabuhay. Thank you, Senator JV. Ehersito. Sabi ko na doon mapupunta. Sino ba mayor? Kaaway yung laban pa rin sa politika. Ito ba yung basketball player? Oo, si Zamora. Ang dami daw convoy. At saka paano mo iko-convoy yan si Zamora? Kahit na Aldo doon kakatabi niya, makikita pa rin. Kasi matangkad. Napakatangkad eh. Dapat maganap siya ng bodyguard na mas matangkad. Correct. Sa kanya. Ewan ko nga ba, ba't ganyan sa Philippines? Ano? Mm. Sa ibang bansa, may mga bansa partner na isa, dalawa, tatlo lang yung security. Nakikita natin yung mga convoy-convoy nila. Ganyan, lahat nakaitim na sasakyan, SUV. Presidente nila. Presidente. Pero yung mga pero normal. Pero dito ba parang barangay chairman pa lang? Mukhang isang batalyon. Yung isang antahanod namin. Sus, Marion. Ano na naman, Camille? Bakit? Pag-tinan mo naman sumisenya-senyas na naman, no? Ah, ganyan ba? O, di sige. Pagbigyan na natin si Camille, baka magalit maganda, sa magandang umaga sa iyo, Cesar Abarish. Magandang Cesar. Umaga, super traffic sa inyo dyan. Ah, hindi naman ma-traffic. Parang maluwag nga dito sa amin. Si Dave's. Both palawakin at bawas singil. Sana pwede rin gamitin ang PhilHealth pang discount sa mga gamot sa mga pharmacy. Meron. Meron din. Ano daw ulit-ulit? Pwede daw dapat palawakin yung benepisyo at bawas singil. Bawas sa PhilHealth.
Ah, may, meron na rin. Pero yun nga yung kinikwento niya, kailangan i-reseta ng doktor na accredited ng programa. Yun ang key. Yung doktor na nagre-reseta sa iyo, dapat accredited siya. Yeah. Ngayon, kung ayaw magpa-accredit ng doktor mo. Wala tayong magawa. Walang discount. Patulugin mo muna yung doktor mo, tapos kunin mo yung kamay niya para mag-spirma siya ng ganyan. Magandang umaga sa iyo, Jonelle. Partner si Jonelle. Jonelle Bermoy, birthday ng tatay. Hindi mo naman sinabi anong pangalan ng tatay, Jonelle. Junel, isa kang 82. 82, wow. Ang tatay niya, partner. Sinong babatiin namin, Junel? Oh, ano ba? Napaka, ano ka ba? Babati daw ang tatay. O sila, anong babatiin namin? Happy birthday, Mr. Junel? Ilagay mo yung pangalan, Junel, ha? Mababalik pa po ang Gising Pilipinas! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigonia, Gising! Gising! Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia, Gising! Pilipinas! Magandang umaga, Pag-Gor Chairman Al Tenco. Uy, andyan si Chairman. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyo, Doris at Alvin. Opo. Din magandang umaga sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Opo. Yan. Naku po, ibabalita ko lang po sa inyo. Mukhang marami na naman yung tumataas yung kilay sa Pag-Gor. Kasi inanunsyo na nga yung Pogo, wala na, di ba? Pero bakit daw may mga exemption? At bakit daw mukhang may comeback, may rest back meron? Ang isabong. Unahin muna natin yung si may Pogo exemption. Muna tayo. Pogo muna. May exemption daw. Bakit daw ganun? Ba't may exempted? Wala naman akong alam pang exempted. Lahat po nung 42 na lamang ngayon na IGLs, na kasalukuyan yun ang may lisensya, ang utos po ng Pangulo ron ay maliwanag. Yun po ay dapat isara at isasara po lahat yun sa katapusan ng taon. Hmm. Kung ang tinutukoy nila ay baka yung SBPO na tinatawag, yung BPO sector dito, ay yun ang kasalukuyang pinag-aaralan. Hmm. Sapagkat nabanggit ko naman yun, halos sa 10,000 tao manggagawa din yon, yun ang pinag-aaralan kung dapat nga bang kasama yun doon sa mga isasara. Opo, kasi ito call center lang naman po ito. Wala itong actual operation ng sugal. No, wala pong activity na ano ng gaming. Sila po, ang mga meron pong lisensya ng SVPO ay parang customer service agent lang. Pero paano? Ito po'y tulad ng mga BPO na nakakalat sa buong Pilipinas na marami po ang Pilipinong nagtatrabaho. Pero ano klaseng call center yun? 95% po yun. Eh, halimbawa po yung malalaking mga gaming companies sa Australia, sa Amerika, sa Canada, yun po ay merong customer service hotline. Ah. At ang pagtumayal po kayo, magka kayo ay isang customer ng nasabing mga gaming companies, ang mangyayari po noon ay tatawag kayo halimbawa sa numero sa ibang bansa, ang sasagot po noon dito na sa Pilipinas. Tama. Okay, kasi yun yung tinitira po ng mga kabilang kampo, yung mga detractors ninyo. Sabi, bakit may exception? Yun pa lang, nililinaw ni Chairman Al, walang laro dito. Call center lang ito. Parang ordinaryo yung call center lang na focus dun sa gaming. Yung ordinaryo, ang totoo, ang ibang mga kumpanya, hindi na ako magbabanggit, na may lisensya sa Pag-Gor para dito, ay mga malalaking kumpanya. Yung nakikita nyo ba yung mga building isang malalaki sa metro dito sa Metro Manila? May mga nakatatak na mga pangalan ng mga mga teletech, mga teleperformance, mga ganoon. Convergence. I don't want to mention names. Yung Concentrix. Concentrix. Yan. Mga ganoon. So yan po, wala pong involvement yan sa any form of actual betting. Ayun, puntahan natin yung isabong. Yeah.
Yan. Opo, ang daming kaaway din nun na chairman. Ano? Seryoso kayo dun, sir? Pinag-aaralan na ibabalik natin yung isabong? Hindi, may mga mungkahi po sa Kongreso noong isang araw na may hearing. Tinatanong nila, may mga nagsasalita yung mga congressman na nagsasabing merong yun daw mawawala bang revenue sa Pogo, halimbawang aalisin or yung mga IGLs na aalisin na himigit kumulang meron yan 7 billion, paano ba daw matatakban yan? May nagmumungkahin, baka maganda eh, balik ang isabong. Eh, sabi ko madali yung pag-aralan yan, pero liniliwanag ko ulit Alvin and Doris. Opo. Wala pong utos ang Pangulong Marcos na ibalik muli ang isabong sa mga sandaling ito. Yun, para malinaw yun, ano? Kasi ang akala nila, sa'yo nang galing. Hindi sa'yo nang galing. Tinanong po ako sa Kongreso. Hindi ko naman alam kung minsan, paiba-iba din ang interpretasyon. Posible ba? May mga advocate, meron po nagtatanong ng mga nasa Kongreso ko nung, hindi ko nagkakamali, Lunes ng hapon. Tinatanong nila, ano bang... ano sa isabong, liliwanagin ko po, wala pong utos hanggang ngayon po, nananatiling sarado ang isabong, wala pong utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ito'y buksan muli. Apo. Sabi ko lang, kung sakali man, meron kailangan mga adjustments na dapat gawin kung sakali mangyayari. Pero sa mga sandaling ito po, wala pong utos. Opo. So sa ngayon po, Chairman, sinasabi mo, walang utos ang Pangulong Marcos. Pero meron ka pa rin sinabi na pwedeng i-adjust. Pero so, nagbabadya. Tinatanong niya kasi, tinatanong nila, sa tingin ba pwede buksan? Sabi ko, kung merong adjustments, maaaring may mga adjustments na dapat gawin, di pag-aralan natin. Oh. Ayun. Hindi, pero pwede ba nating ideklara ngayon? Ikaw sa galing na mismo sa bibig mo, walang planong buksan o buhayin ang isabong. Yeah. Pwede ba yon? Pwede ko pong sabihin. Sige, go. Sa lahat sa kay Alvin at Doris at gayon din sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, wala pong utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Opo. Na muling payagan ang larong isabong. Hindi, walang utos si Presidente. Pero ikaw, may plano ka ba? Baka naman sabi, baka naman i-recommenda mo kay Presidente. Yeah. Hindi po. Hindi po. Ang totoo, kategorical, I'll tell you, wala pong nagaganap na pag-aaral sa pangkasalukuyan. Ang tinatanong lang nila kung sakali ba ikaw, bago makalusot yan at bago mabuksan muli, dapat yan may certain adjustments. Okay. Hindi ko po, liliwanagin ko, hindi ko po inabot siyang isabong eh. Ay, ganun po ba? Wala pa siya. Nung ako'y ma-appoint na chairman at CEO ng PAGCOR, hindi po suspendido, meron na pong executive order na nagbabawal na po sa isabong. Ayun. Kaya po, hindi ko po inabutan yan. At kung sakali, alimbawa lang, pinag-uusapan natin tatlo ngayon, naniniwala ako, hindi pwedeng ibalik yun ng as is where is. Okay. Sige. Anyway, at least... yun ang pagliliwanag ko. Yan. Paliwanag na. Hindi ako nagre-rekomenda, hindi ako magre-rekomenda, at walang utos ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling buksan ng isabong. Ayan. Thank you! Maraming salamat. Thank at least nalinaw. Oh, diba? Walang ganun. Thank you. Sa pagkakataong binigay niyo sa akin para maliwanagan, opo, makapagpaliwanag. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat. Kayo. Thank you. Sa lahat ng sa inyo nakikinig. Opo, thank you. Si PAGCOR Chairman Alejandro Altenco. At least nalinaw. No, sabi niya. No. Nabi niyo yan, ha? Kasi dami ng kinakaban na babalik yung isabong. Ay, naku, Diyos mio. Si Kabayan Partner, parang nagagalit na rin kasi syempre ang daming krimen. Correct. Nakonektado dyan sa isabong. Yung iba nagsasanla ng kaluluwa. Exactly. Nagsanla pa ng baby. Hindi kaluluwa na kayo sa akin. Huwag naman yung kaluluwa. Kay Satanas. Kay Satanas. Pero yung iba dito, marami naman tayong kakilala na kahit hindi sinanla ang kaluluwa kay Satanas, ganun pa rin, ang sama. Si Romeo Bermoy ang pangalan ng tatay ni Junel. Romeo. 82. Mang Romeo, happy birthday, Choy.
Joy! Joy Romeo Bermoy, Ilonggo. Ilonggo, sige, batiin mo. Malipayon nga kadlawan. Joy Romeo Bermoy. Oh, halong permit, Joy, ha? Oo, sa Tagalog yan. Sa Tagalog, asan po ang papansit? Paalam na tayo, partner. Ay, 3 minutes na tayo. Oh, sorry sa lahat na hindi nabati. Pasensya, overtime na kami. Bukas si Alvin El Chico po ito. Doris Bigornia po. Ano bang costume bukas? Hindi, wala pa. Wala tayong costume. Hindi, wala pa. Adan at Eva. Wala ng gastos, partner. Ayun, sige, manda kayong lahat. Si Josie yung ahas. Kasi magaling manglingkis yun eh. Akala ko, Apple. Si Fred yun. Hanggang bukas, dito lamang sa Gising Pilipinas! Ang bagong Morning Tandem, Morning Tandem. Good morning! Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas! Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapagambalita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.